Hi, good afternoon sa mga falalabs na ko din ha, o mga ka-char-char na ko din ha, nationwide. Welcome back to my channel again, guys. So, for today's video, isi-share ko lang sa inyo, guys, yung aking karanasan, guys, about sa aking Shih Tzu na nagkakasakit siya ng parvo. So, yung parvo pala, guys, isa pala yung virus pala sa mga aso. So, before ko binili yung aso ko, guys, namatayan kasi ako ng isang aso, dalawang aso na, bali pang tatlo na itong aso ko ngayon. And galing kasi yun sa sakit na parvo. Hindi nakasurvive yung dalawang aso ko, guys, kaya namatay si Jukno at saka si Rambo. So bumili ako kaagad, guys, ng Shih Tzu si Roro. Tapos mga 7 days siya sa akin, guys, nagkakasakit siya. At yun, nagtaka ako kinaumagahan, pinapakain ko siya, hindi siya kumain. Then maya-maya nagsusuka na siya ng puti na laway na sobrang sticky. So hindi ko alam kung bakit nagkaganon. And then hindi talaga siya kumakain, guys, hanggang umabot ng 2 araw. Then nagtatai na siya, basa yung tai niya at saka sobrang baho ng tai niya. Kaya dinala namin siya kaagad sa vet. So yun, pagpunta namin ng vet, guys, ito yung nareseta sa amin, dextrose powder. Ito yun, guys, oh, dextrose powder. At saka ito, pag ito kasing gamot na to, guys, sobrang pait siya. Pag ito talaga pinapainom sa aso nyo, ayaw na ayaw talaga ng aso nyo ng ganito. Grabe, sobrang pait talaga nito, guys. So, ito yung pangatlo, guys, itong multivitamins ng aso namin. Ito yung pangatlong, ano namin, pangatlong nareseta sa amin ng vet, yung vitamins niya. So, ayaw talaga kumain, guys, kahit uminom ng tubig, ayaw talaga ng aso namin. Ni uminom ng tubig, ayaw talaga niya. So, after 2 days, guys, diba, dinala namin siya sa vet. Pag uwi namin, pinapainom ko kaagad nito. Itong cephalixin na reflexin. Antibiotic siya, guys. Yan. Pag ito pinapainom nyo sa aso nyo, sobrang pait talaga nito. Kaya yung aso nyo, ayaw na ayaw talaga to. Kaya pinoforce feed ko talaga yung aso ko. Yan, guys. Tapos, ito yung gamit ko. And then, vitamins, vindextrose. Pero after 3 days, ayaw pa rin niya kumain, guys. Ang ginawa ko, guys, nag-ano ako ng atay ng manok. So, pinakuluan ko lang siya ng pinakuluan ng pinakuluan hanggang sa lumambot yung atay. Tsaka, nung lumambot na yung atay, inano ko siya dito, nilagay ko dito hanggang parang magmukha na siyang tubig. Dito, inano ko dito yung atay. Pino-force feed ko talaga siya, guys, kasi bawal talaga painumin ng antibiotic pag walang laman ang tiyan ng aso. So, yun, guys, nag-worried na ako kasi 3 araw na hindi kumakain yung aso ko, hindi umiinom ng tubig. So, yun, pinapakain ko siya ng atay. So, kinabukasan, hanggang sa umabot ng gabi, sige pa rin. Then, monitor lang ako sa kanya, guys. Kada oras nagmo-monitor kami, walang natutulog sa amin. Pag ako natulog, yung asawa ko nagising. Then, painumin naman siya ng gamot. Painumin na naman ng, ano, ng dextrose powder. So, nakakatulong talaga itong dextrose powder, guys. So, pinapainom ko siya nito. Ito, suka pa rin siya ng suka. Tabalik-balik lang talaga, guys, ang suka, tai na basa, baho na tai. Tapos kahit walang laman ang tiyan niya, suka pa rin siya ng suka. Tsaka sobrang sticky yung sinusuka niya, guys, yung puti. Then sobrang naawa na talaga ako sa aso ko, guys. Yun kaya ang ginawa ko, guys, nagpray lang ako kay Papa Jesus na sana bumalik yung dating sigla ng aso ko at bumalik yung dating liksi ng aso ko. Kaya sabayan nyo din ng pagpray, guys, yun. Then, sa tingin ko talaga, ang sobrang nakakatulong talaga ng aso ko ay yung atay ng manok. Grabe talaga siya, guys. Pinapakain ko, pinoforce feed ko siya kahit ayaw niya, basta may laman lang yung tiyan niya.
atay ng manok at saka itong dextrose powder talaga nakakatulong ng aso ko. Kaya kinabukasan pinapakain ko siya. Kumain naman siya konti. Kumain siya ng konti, guys, after 4 days. And then after 5 days, konti pa rin ang kinain niya, pero at least kumakain siya. Then after 6 days, malakas na siya kumain, guys. Sobrang thankful ako kay Papa Jesus kasi malakas na kumain ang aso ko. And then after 7 days, nanghingi na siya ng pagkain. Sabi ko, thank you, Lord. Grabe talaga. Kaya dapat sabayan niyo po ng pag-pray po ang mga aso natin para gumaling po. Kasi yung parvo po, wala po siyang gamot. Wala pong gamot ang parvo po. Isa siyang virus po. Sakit po siya ng aso. So, ang parvo ay walang gamot. So, ang dapat natin gawin ay tulungan natin yung aso natin na lumakas ang immune system nila. So, yun, yung atay na yun ang nagpapalakas ng immune system ng aso ko. Yun yung nagpapalakas sa immune system ng aso ko. Kaya, sobrang laking tulong ng atay po ng manok. Yun talaga ang pinakamabisang tulong, para sa akin, yun talaga ang pinakamabisang gamot ko sa aso ko. Yun talaga ang atay ng manok. So, sa mga malayong lugar dyan na malayo sa vet, pwede nyo kung nagkakaroon kayo ng aso na same din sa akin na nagsusuka po siya ng laway, nadaway, at saka yung puti na sobrang sticky, palagi po siya nagsusuka, at saka tae na sobrang baho. Kung meron kayong aso na ganyan, lutuan nyo lang po, pakuluan nyo lang po ng atay ng manok, at saka huwag kayong magsawa na i-force feed sila kahit hindi kumakain, i-force feed nyo talaga para magkaroon ng laman ang tiyan nila. So, yun lamang po at maraming salamat po. Ito pala yung video ng aso ko na simula 4 days hanggang 8 days na sobrang liksi na niya. Hello? Hello, ay baya, oh. Sukul sa'yo, ay bibi ni mami, ha? Roro? Roro? Bibi ni mami? Bibi? Sukul sa'yo, ay bibi, ha? Sukul sa'yo, ay, ha? Roro? Roro? Lang-lang? Luya na mong langga, oy. Luya nung langga ni mami, oy. Very good na sa baby ni mami. Nag-eat na jud ug atay ang baby ni mami. Very good. Very good, Roro, mami langga. Oy, ka very good inta. Sirat importahan. Wow, ka very good sa pinanggang mami. Nag-eat-eat na og atay. Wow, very good. Salamat, Papa Jesus. Salamat, Papa Jesus. Nag-eat-eat na ang baby namin kahit kunti, Papa Jesus. Salamat, Lord. Ito na pagkain ni Roro. Upo na muna, upo. Upo, upo, upo. Yan, ka-very good sa baby. Yan, kain na ang baby ni mami. Uy, very good. Ka-very good sa Roro ni mami, nagkain na. Wow, thank you, Papa Jesus. Nagkain na ang baby Roro namin. Kaon, maayong kaon.
Salamat, Papa Jesus. Nagkain na ang baby namin. Thank you, Papa Jesus. Very good sa baby ni Mami. Nag-eat-eat na. Nag-drink-drink na water. Very good. Naku, Ari. Mahulog ikaw dyan.